What's up guys, JC Navarro and welcome back. Sa video na to guys, isi-share ko sa inyo 5 reasons kung bakit Canon M50 pa rin ang isa sa pinaka-the best vlogging camera ngayon 2019. So disclaimer lang po guys, ang mga sasabihin ko po about sa camera na to ay based lang po sa aking sariling opinion na na-experience ko sa paggamit ng Canon M50. So number 1 is the compact size. Sobrang liit ng camera na to guys, kaya nyo siyang ilagay sa bulsa nyo. Basta hindi nakakabit yung kit lens. Perfect rin to guys sa mga mahilig mag-travel vlog dahil sobrang liit niya. Madali lang siyang isiksik sa bag nyo. Pwede nyo rin siyang isabit sa neck nyo basta nakalagay yung strap. Para pag nagtatravel kayo, hindi nyo na siya hinuhugot lagi sa bag. So automatic, nandito na siya. Madali lang siyang kunin and kuha na kayo ng video or vlog. So number 2 is the flip-out screen. Sobrang importante guys na napiflip yung screen ng camera natin, lalo na sa vlogging. Dahil gusto natin na lagi tayong nakafocus habang nagbablog tayo. Hindi lang natin siya maggamit sa video, kundi sa selfie din. So pwede tayong mag-selfie ng naka-flip out screen. Ayan. So number 3 is the auto face tracking. So sobrang importante guys sa vlogging na alam natin na nakafocus talaga yung mukha natin. Ang kagandahan guys ng M50 is meron siyang live tracking. Nakikita mo na nakafocus talaga dahil meron siyang lalabas na square sa mukha mo. So automatic yun, ikaw yung pinofocus nun. So kahit igalaw-galaw po pa yung camera mo, ay susunod pa rin yung square. So yun yung face tracking. So number 4 is the internal mic audio. Sobrang in-improve nila guys yung built-in mic nito na kahit walang nakakabit na external mic, maganda pa rin yung audio. Lalo na dun sa wala pang budget bumili ng external mic, is magagamit nyo pa rin siya kahit yung mismong mic lang ng M50. So okay pa rin naman siya. So meron akong sample na ipapakita sa inyo, kayo na humusga kung anong pinagkaiba nila. So right now guys, yung audio na naririnig nyo ay galing mismo sa built-in mic ng Canon M50. So ipaparinig ko sa inyo yung difference ng may external mic and yung wala. So ngayon, kakabit na natin yung external mic dito sa M50. So ngayon, nakakabit na yung external mic natin. And kayo nang bahala humusga kung ano yung pinagkaiba nila ng built-in mic and yung mismong external niya. Yan. So number 5 is the built-in time-lapse. So sa mga vlogger dyan na mahilig kumuha ng mga time-lapse, hindi nyo na kailangan guys mag-shoot ng video, then i-speed up nyo siya sa post-processing. So dito pa lang sa Canon M50, meron na kayong isiset na time-lapse, then pili kayo kung anong scene ang gusto nyo. May tatlong scene yan, pwede kayong pumili dyan. Then automatic yun guys, yung video na yun, naka-time-lapse na siya. So hindi nyo na siya kailangan i-edit pa. Lagay nyo na lang doon sa vlog na ini-edit nyo. So yun yung isa sa best features ng Canon M50. Sa mga nagbabalak pong bumili ng camera and gusto nyong pasukin yung pagbablog, pwede nyo pong bisitahin yung Henry's Camera Store sa May Glorieta. Lahat po ng mga vlogging camera doon ng Canon ay nandun na po. Meron din po silang binibenta ng mga accessories like external mic, Joby, and yung mga memory cards, LED lights, and batteries. So nandun na po lahat ng kailangan guys kung gusto nyong bumuo ng vlogging setup na katulad nito. Pwede nyong bisitahin yun guys, sobrang babait ng mga sales clerk doon and very accommodating. Pag bumili kayo doon, tuturuan nila kayo paano mag setup and meron silang isasuggest sa inyo ng mga accessories if ever na may budget talaga kayo. So sa mga outside Manila po dyan and gusto nyong mag-order na lang, pwede po kayong bumisita sa website nila and pwede kayong mag-order doon ng camera na gusto nyong bilhin. So ilalagay ko sa description yung link ng Henry's Camera Store para if ever gusto nyong umorder, direct na kayo doon. So yun lang guys, sana may natutunan kayo ngayon and nagkaroon kayo ng idea about sa Canon M50. Sa mga nakaabot dito, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. And kung gusto mo pang panood yung mga ganitong klaseng content, click mo lang yung subscribe button and turn mo yung notification bell para every time na mag-upload ako, ma-update ka kagad. So yun lang, kita-kits na lang ulit tayo sa next video. And that's all. Paalam!